Mahilig ka ba sa mga kwentong katatakutan? Makapanindig balahibo at kakilakilabot? Kung oo, halika at pasukin mo ang mundo ng kilabot.com. Mag-ingat, mapanganib ang iyong papasukin. Kilabot.com Philippine Horror Stories Collection Volume 1 Copyright 2019 by Precious Pages Corporation. Walang Lamang at Aul ni Ron Mendoza. Narrated by AJ Caloza. Nabulabog ang kabayan nila nang may matagpuan silang ataul na walang laman sa loob ng kanilang garahe. 32 araw na ang nakakalipas mula nang lumubog ang barkong sinasakyan ng asawa ni Arian na si Donato. Pero hindi pa rin ito nakikita. Kanina, tumawag sa kanyang ina ng asawa at nagpahayag na nang pagsukong makikita pang buhay si Donato, na makikita pa ang bangkay nito. Yun daw ang sinabi ng mga otoridad na namamahala sa paghahanap sa kanyang asawa. Masakit isipin pero maaari daw na naging huling hantungan ni Donato ay ang sikmura ng mababangis na hayop sa dagat. Gusto ng partidos ni Donato na magsagawa na ng burol para dito kahit hindi pa nakikita ang bangkay. May paniniwalang mga ito na isang patay na hindi nabigyan ng maayos na burol ay hindi kailanman matatahimik. Tumutulagad si Arian. Paano nila bibigyan ng burol ang isang taong hindi nila alam kung patay na o buhay pa? Tanging ang pagkakatagpo lang sa hindi humihingang katawan ni Donato ang makakapagpatunay na patay na ito. Hindi ang salita ng mga taong wala namang pakialam kung makikita man o hindi na si Donato. Pero determinado ang mga kamag-anak ni Donato na tanggaping patay na ito. Kung ayaw mong bigyan ng respeto ang pagkamatay ng asawa mo, kami na lang ang magbibigay sa kanya. Sabi ng kanyang biyanang babae sa nagluluksa pero mariing boses. Ang hangad lang namin ay ang matahimik ang kaluluwa niya. Baka nga raw maging ang kaluluwa ni Donato ay hindi alam na patay na ito. Kung makikita raw ni Donato ang burol para dito, baka doon pa lang daw nito malalaman at matatanggap ang sinapit. Nang sumunod na araw, ginanap na sa bahay ng mga biyana ni Arian ang isang burol para kay Donato, isang ataol na walang laman ang pinaglamayan ng mga ito. Naghatid iyon ng matinding sama ng loob kay Arian. Kung may mga tao man, bukod sa kanya na hindi dapat mawala ng pag-asa na buhay pa si Donato, iyon ay ang mga magulang nito. Pero agad nang sumuko ang kanyang mga biyanan. Ayon sa mga nakarating na sa burol ni Donato, iniiyakan pa raw ng mga kamag-anak nito ang walang lamang kabaong. Tanging ang mga litrato ng asawa sa ibabaw niyo na nagsasabi na para kay Donato ang walang lamang ataol. Natapos ang 5 araw na burol na hindi nagpakita roon si Arian, kahit sa libing ang hindi siya nagpunta. Isang okasyon yon na hindi niya alam kung katawa-tawa o napakapait ang ilibing nilang isang taong hindi pa nila alam kung talagang patay na. May sinasabi ang biyanan niyang lalaki na nakita raw nito ang multo ni Donato sa dating kwarto ng kanyang asawa sa bahay ng mga ito. Pero sinong nakakatiyak na totoo yun? Hindi niya sinasabing sinungaling ang ama ng kanyang asawa. Pero paano kung resulta lang ng matinding pagdadalamhati at pananabik sa anak ang nasabing nakitang multo ni Donato? Basta si Arian, maniniwala lang siyang patay na ang kanyang asawa kung makikita at mahahawakan niya mismang walang buhay nitong katawan. Hanggat hindi nangyayari iyon ay itinuturing niya itong buhay. Patuloy siyang aasa na isang araw ay kakatok si Donato sa kanilang bahay at muli niya itong mayayakap. Pero lumipas pa ang mga araw na walang Donato na nagbalik. Gabi-gabing lumuluha si Arian. Kung patay na ang asawa, bakit hindi nito dinidinig ang panalangin niya na magparamdam ang kaluluwa nito? Sapat na para sa kanya yung paghaplos lang sa kanyang mukha na laging ginagawa ni Donato nung nabubuhay pa ito. Bakit inayaan itong nagdurusa siya sa kawalan ng katiyakan kung buhay pa ito o patay na? Hanggang isang gabi ay napanaganipan niya si Donato. Nakita niya ang asawa na naglalakad papasok sa sementeryong pinaglibingan ng walang lamang kabaon, nalaan para dito. Tinawag niya si Donato pero hindi siya narinig. Nagpatuloy lang ito sa mabilis na paglalakad.
Madilim sa loob ng sementeryo pero parang malinaw na nakikita ni Donato ang daan. May bitbit itong maso. Sinundan ni Arya ng asawa. Nagkanda-talisod siya dahil napakadilim ng paligid. Hanggang sa uminto ito sa tapat ng isang nicho. Ang nicho nito ang sinadya ni Donato. Gamit ang bitbit na maso, binasag ni Donato ang bunganga ng nichong inilaan ng pamilya nito para dito. At mula sa loob ay hinatak palabas ang kabaong. Binuksan ni Donato ang kabaong at tahimik na pinagmasda ng mga litrato nito na nakakalat sa loob. Gusto ni Arya na lumapit sa asawa pero hindi niya maihakbang ang mga paa. Manhid ang pakiramdam ng kanyang buong katawan. Sumisigaw siya pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Umuulan na pero hindi niya ininda kung mabasa siya. Nasa asawa lang ang kanyang atensyon. Nakaharap sa kanya si Donato at may 5 metro lang siguro ang layo niya pero hindi niya ito napapansin. Hindi ito sumusulyap sa direksyon niya. Naramdaman na lang niyang umaagos na naman ang kanyang mga luha. Maya-maya pa, binuhat ni Donato ang walang lamang kabaong. Ipinatong iyon sa balikat at naglakad palayo. Naalimpungatan na si Arya sa bahaging iyon ng kanyang panaginip. Sinunda ng isang malakas na pagtili ng nakakabatang kapatid niyang babae na si Blessie ang paggising niya. Natatarantang lumabas siya sa kwarto, pasado 5:00 na ng umaga. Habang bumababa ng hagdan, naglalabasan na rin ang iba pang kasama niya sa bahay. Nabulabog din ang mahaba at malakas na pagtili ng kanyang kapatid. Hindi matatakotin si Blessie kaya nakakagulat na napasigaw ito ng ganung kalakas. Napasunod si Aryan sa mga kasambahay na naglalabasan. Ang lugar ng garahe nila ang pinuntahan ng mga ito. Pagdating niya roon, pawang naghihilakbot ng mga mukha ang nakita niya sa mga nandoon. Siya man ay nanlamig ang buong katawan nang makita ang nagpapahindik sa mga ito. May kabaong sa loob ng kanilang garahe. Ayon kay Blessie, nakakauwi lang, igagaray sana nito ang kotse. Nang mapahinto dahil sa mga nakitang kabaong, ang kanyang ama lang ang naglakas loob na lumapit sa kabaong. Walang nakakaalam kung saan galing ang kabaong at kung sino ang nagdalan yon sa loob ng kanilang bakuran. Marumi ang puting kabaong, puti ka ng gilid, at may mga patak ng tubig ang ibabaw. Dahan-dahang iniangat ng ama ni Arya ng takip ng kabaong. Ang kanyang ina ay tumalikod pa pagkatapos takpan ng kamay ang mga mata. Natatakot siguro na isang bangkay na nakakatakot ang itsurang nasa loob. Sino ba naman ang matutuwang makakita ng isang naaagnas at inuud na bangkay? Pero walang laman ng kabaong maliban sa ilang litrato. Dinampot ng ama ni Arya ng isa sa mga litrato at pinagmasdan. Naguguluhan ang reaksyon ng mukha nito nang sumulyap sa kanya. Si Donato, sabi nito. Kabaong ni Donato ang nasa garahe nila ngayon. Biglang nahilo si Aryan. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Naramdaman niyang matutumba siya. Naalalayan lang siya ni Blessie na nasa kanyang tabi. Tatawagan ko si Nabalae. Sabi ng kanyang amang inaalalayan siya ni Blessie at ang isang katulong nila na maupo. Nakapako ang tingin ni Aryan sa nakabukas na kabaong, sa mga litrato ni Donato na naroroon. Sino ba ang magbibiro sa kanila ng ganito kasakit? Nahuhukay ng ataol na laan para sa kanyang asawa at dadalhin sa bahay nila. Ang pamilya ni Donato? May tampuan sila ng kanyang mga biyanan, pero sa kanya lang may hinanakita mga ito. Maayos ang relasyon ng mga biyanan at ng kanyang mga magulang. At mahal na mga magulang nito si Donato. Hindi magagawang lapastanganin ng mga ito ang libingan ni Donato para lang pasakitan siya. At alam niyang hindi naman magtatagal ang pagtatampo ng mga biyanan sa kanya. Naalala ni Ari ng kanyang panaginip kung saan nakita niyang inilabas ni Donato ang kabaong nito. Si Donato bang nagdala ng kabaong sa bahay nila? Nanlalamig ang pakiramdam at nanggigilid ang mga luhang napahawak si Aryan kay Blessie na nakaalalay pa rin sa kanya. Nakakaramdam na naman kasi siya ng pagkahilo. Nakausap ng ama ni Aryan sa telepono ang ama ni Donato. Pagkaraan ng 1 oras, nasa kanila na ang mga magulang at isa sa nakakatandang kapatid ni Donato. Agad na napaiyak ang ina ni Donato nung makita ang kabaong at mga litrato. Kinumpirma ng mga ito na ang ataol ngang iyon ay ang nilibing nila para sa katahimikan ng kaluluwa ni Donato. Wala ring maisip na paliwanag ang mga biyanan kung paano napunta sa bahay nila ang kabaong. Nang araw ding iyon, pinabendisyon na nila sa isang pari ang kabaong habang nasa garahe pa rin. Nagdaos na rin sila ng 1 misa sa garahe. Napagpasya nilang bukas na bukas din ay ibabalik na sa sementeryo ang kabaong. Saka na nila hahanapan na paliwanag ang nangyari. Maaari daw na may kasangkot na mapaglarong masamang espiritu sa nangyari at gustong paglaruan ng pamilya nila.
Sinasamantala ang pagkakahati ng paniniwala nila sa kalagayan ni Donato. Dahil saklot ng takot, sa halip na matulog sa kanya-kanyang kwarto ang pamilya ni Arian ay nagsama-sama sila sa kwarto ng kanilang mga magulang. Ang plano ay palipasin na magdamag nang hindi natutulog. Lahat ng ilaw sa kabahayan ay may sindi hanggat hindi nag-uumaga. Kung tama raw ang hinala ng marami na may kinalaman ng isang masamang espiritu sa ginagawang paglalakbay ng kabaong ni Donato, baka raw may masama itong gawin sa kanila habang natutulog sila. Sinarili na lang ni Arian ang tungkol sa kanyang panaginip at ang kutob na si Donato ang dahilan ng paglipat ng kabaong sa bahay nila. Mag-aalas dos ang madaling araw nang may masidhing damdamin na nag-uudyo kay Arian na silipin ang kabaong sa garahe. Lumabas siya ng kwarto ng mga magulang. Ate, saan ka pupunta? Tanong ni Blessie. Sa banyo lang. Pagsisinungaling ni Arian. Nagpapasalamat siya na hindi sumunod ang kapatid na siguro ay nanlalambot pa rin ang pakiramdam dahil sa nangyari. Nagtungo si Arian sa garahe. Bumagal ang paghakbang niya palapit sa kabaong. Nanginginig ang mga kamay na unti-unting iniangat ang takip niyon. Halos huminto sa pagtibok ang kanyang puso nang makita sa loob ng kabaong ang bangkay ni Donato. Pero sa isang kisap mata ay naglaho rin ito. Nang araw na yon, isang balitang natanggap nila. Natagpuan na ang bangkay ni Donato. Inihimlay nila ang asawa sa kabaong na inilaan para dito at muling ibinurol. Hindi pa rin nasasagot ang katanungan nila kung sino ang nasa likod ng pagkakalipat ng kabaong ni Donato sa bahay nila. Pero si Arian, halos kumpirmado na niyang si Donato ang nasa likod niyon. Nakatakda na itong magbalik sa kanila kaya kailangan ito ng magiging himlayan. Ang kwentong ito ay bahagi ng Kilabot.com Volume 1, Philippines Horror Story Collection.